For today's video, gagawa tayo ng sinantulan. So, panoorin nyo kung paano ko gagawin at lulutuin ang ating sinantulan. Ang unang gagawin ay ano? Ayan, iwain mo na yan. Anong unang gagawin? Iwain mo na nga yan. Wala tong nag-tutorial na ito. Garni ka agad dito pa. Sige. O ganyan, pahaba, pahaba. Pagarni. Ay, nako. Ay, pagarni siguro. Nakakaya pa naman sa viewers. Meron talaga kaming ano, ang tawag dito? Chopping board. Pero mas convenient lang na ginagamit namin ay pinggan. Guys, ito ay binurong santol. So, ito ay hinugasan muna bago lutuin. Kasi, kapag hindi natin hinugasan, maalat. Okay? So, next. Sunod, isunod naman natin ay ilagay na natin itong lara. Tsaka, ito. Kanha kong ano? O, bawang. Yan. So, nailagay na natin ang lara at bawang. Sunod naman natin ang paglalagay natin ng gata. So, kaunti lang muna. Hindi natin ilalahat itong gatang narito at itong ating binili. Kasi ito'y dalawang kilong gata eh. Okay, tama na. Halo-haloin lang. Syempre, buhayin nyo na ang apoy. Medium heat lang ha. Baka masyadong masunog. Tapos ay haluhaluin nyo lang. Gently. Lagyan naman natin ngayon ng paminta. So, mas marami paminta, mas masarap. Kaunting asin lang. After ng paminta, lagyan ng asin. Kaunti lang muna. At mamaya ulit tatantsahin kung ano ang lasa. Pwede mo kaunti lang. Mamaya na lang yung magdagdag. Yun lang ang lasa. And then, haluin. O, diba kita nyo? Kumukulo na ang ating nilulutong sinantula. Haluin lang. Anong paliliwanag ko? Ay, nako. O, anong paliliwanag mo? Ano ba ilalagay mo? Gata. Okay, ilagay na natin ang gata. Wala ito ng tutorial na ito? Lahat ng gata. Yan, isang kilo. Di ba puro gata? Ay, awang ko na pag hindi pa naman yan sumarap. Gata na sinantulan. Gata na sinantulan. Ano ka? Hihilab pa yan. Ah, hihilab. Oo. Nahihilab ang santol. Kala ko kasi ay... Ano, mamaya ay pag-inay ano na. Kala ko kasi ay gata na sinantulan lang. Sa dyan ganun. Ang mama nga, mas marami pa dyan. Saktuhan lang. Gawa nang sa binibila ng mga gata. Eh, may kasama ng mga murain. Ang tawag. Ano bang tawag nandito? Iba yung umang kukul. Mga murang niyog sa pagka sila ay nagagataya, no? Hindi yung talagang lumang-lumang niyog. Pinakamagandang gamitin mo, lumang niyog. Kaya mas maganda, ikaw yung nagana eh. Nagata. Nagahanap ay, ng niyog. Kasi hindi naman uso na ngayon masyado ang kayuran. O oh, yan, o. Oh. See? Kinanta siya para na siyang juice. So, atay lang natin siyang... High flame muna, high flame muna. Kumulo. And then, ilagay daw natin sa high flame. Yan.
kukulo na siya. At diyan na magsisimula ang walang katapusang kahalo. Ay, naku po, patayan, naglaso. Maghahalo ka na maghahalo dyan. Maghahalo o, sabihin mo ako. Sa ano, sabihin mo sa audience. Maghahalo ang mister ko mamaya. Aban, madaya yan, ikaw ang nagluluto ah. Hello. Maganda pag may vlog na ganito, natututong ang asawang magluto. Maghahalo daw ang mister ko ng unlimited halo mamaya. So watch and learn. Tapos pag kumulo na mamaya, lalagay mo na yung balaw. Okay. So mamaya pag kumulo na, ilalagay daw natin yung balaw. Yung balaw, wala dito dyan sa Candelaria. Oh, saan makakabit? Kung meron man, hindi, ewan ko. Ngayon ko lang nakita yung ano eh. Ngayon ko lang nakita yung balaw. At sa mister ko lang natutunan ko. Natutunan na meron palang ganun. Sa mauban pa namin yung... Ayun, sa mauban pa niya yung binili. Kasi wala dito. Ang alam ko, gawang Bicol yun eh. Kaya lang, yung balaw na yun ay mabaho. Mabaho siya, pero kakaunti lang siya, pero ang baho, matapang yung ano, yung amoy niya. Pakita mo lang kaya. O, sige. Ayan, pakita mo. O, ito ang balaw. O, diba? Parang siyang, ano yung, alam, parang yung binurong, yung alamang na parang ano. Baho? Basta alamang siya. Mga maliliit na hipong dagat na parang, ewan, parang kung ano ito. Parang dinurog na ano. Mas malambot. So ganyan pa yung itsura niya na sobrang. Baho? Mabaho talaga siya. Baho, pero pag inilahok sa sinantulan, masarap. Naalisa na oh. Naalisa talaga yan. Dahan-dahan lang. Tunan niyo yung pagkakaiba kanina nung hinalo ko yung una kong halo para siyang juice. Ngayon kumakapal na siya. Oo. Para na siyang may Graham. Crush Graham. May Nestle cream. Oy, sponsored. Okay. Yung gitna, at nasusunugan yun. Yan. Napakagaling pong magluto nito. Siyempre. Sanay na sanay magluto. Misis na misis. Sana siya na lang araw-araw nagluluto. Busy ako. Busy ang bida. Masyadong busy sa mga daming ginagawa. Kaya hindi pwedeng araw-araw nagluluto. Ay, paalala, huwag tatakpan itong ating sinantulan. Kailangan nilang unlimited halo lang. Bakit kaya huwag tatakpan? Ay, para hindi... Para saan ba? Sabihin mo na, para saan nga. Aba, huwag ko, ano? Para, sirit na. Para hindi maigo. Para hindi lumabnaw ang gata. Para doon pa hindi lumabnaw ang gata. Gawa ng nakakatubig yung takip eh, pagka nag-evaporate. Kakatubig yung takip, natutubigan palalo yung ano. Yung nasasama doon sa niluluto. Ano pala naman yun? Tinuro ko na sa iyo na. Ano naman, best in kalimutan. Napagaling pong maghalo. Talaga nung expert na expert. Kita nyo sa kamay. Dulo lang pati ang pang pinangahawak. Ayaw mo sa kanta sa braso. Ayan, ngalay na daw. Hanggang mamaya yan. Kasi may magtututong ang ilalim. Kaya kailangan ano. Sinudurog po pala. Tawag dyan? Oo, alamang nga to shoot ha. Alamang nga. Alamang nga.
Siguro ito purong alam mo, kaya ganito mabango. Kaya ito yung pinurong alam mo. Wala ba na ibinig ganyan din eh? Ngayon lang ako nakakita. Wala akong ganyan sa palengke, wala akong nakikita. Pwede na yun, lagay na. Ngayon, nilalagay natin ang balaw. Yung kung sa ibang parte, mayroong ano. Mayroon na kutsara. Mayroong ganito. Kaya lang ay, dito sabi, lang sa amin sa bayan. Sabi ko na mayroon na rin, sabi ko. Dito lang sa amin sa Candelaria, wala. Sa Tayabas, mayroon din. Nakakakita ko sa Tayabas eh. Mayroon daw sa Tayabas. So, what are you waiting for? Tayabasing bison na. Ng balaw. Hindi ko lang ano kung meron sa bayan. Ewan. Ano mga magluluto? Okay. So, tinikman na namin. Ay, tinikman na ng mister ko. Kulang pa daw sa asin. Isa pa, isa pa. Tagan natin ang asin ng lumasa. Tingin mo, isa pa ba? Tama na. Sige, isa pa. Isa pa daw pala. Ayan. May marunong naman siya. Okay, and then let us halo-halo. Oh, dahan-dahan lang. At yung nakatapon. Lalagyan natin ng kaunting asukal para ma-emphasize ang lasa. Really powerful ang lasa. Okay. Magluluto ang pigko. Bango na, guys. Mas maganda siguro kung ito sa uling o sa kahoy niyo lutuin. Oo, bakit? Kasi mauubos agad yung gusto niyo. Ang tagal eh. Tapos kailangan niyo pang iganin at antay na maglangis-langis pa. So, matagal-tagal itong nakasalang sa gasol. So, kayo naman nagtitipid-tipid, hindi lutuin niyo sa gasol, sa ano? Worth the wait naman. Sa uling o kaya ay sa kahoy. May ayuda na naman ng gulay. Sino? Ang mga family members. Luto ko to. Now, ilalagay naman natin ah. Sirain mo yung isa. Huh? Ano? Sirain mo yung isa para kalat na kalat ang lasa. Yan, isa. Hmm.
Feeling green. Pampalasa, pampadagdag ng lasa. Pampasarap. At amoy. Pampadagdag ng lasa, pampamoy pa. Tsaka may kick sipa. Right here. Huwag ko magluto. Yung iba, dadagdag ng taba ng baboy. So, pwede naman. Kaya na lang ang, kung anong gusto nyo yung preference ang itong ilagay. Gusto nyo yung taba ng baboy, laman ng baboy. Bahala kayo. Pwede rin nga taba-taba na. Pwede ko lang ilagay dyan. Buhok naman. Mamayat, kakawa ka naman. Pero masakit din, natalamsik eh. Masakit pa tabi, na tabi. Ang kamay. Na talamsik ka lang yung kamay. Ang sakay. Ang init. Okay. Madam, ito na ang resulta kapag kahalo na ng halo. Ito pa na. Luto na ito. Actually, medyo itinin lang na kaunti pa. Pero luto na ito. Itinin pa lang na kaunti pa. At ready to serve. 20-20 lang. Isang ganyan, 20. Bibili ka ba? Kapag ganitong inaantay na lang na maiga pa ng kaunti, low flame na lang, baka matunog pa. Pero ingat din kayo sa talamsik. Panakit ito. Ay, ulo ko so. Guys, kamadam! Ito na ang ating finished product. Yummy! Pagsirana naman ang diet. My God. Ito po ang ating finished product.